So ayun na nga, he, no, ha? Isang ordinaryong araw na naman niya pala, ho, ha? Ngayon ilalagay muna natin tong alalagyanan ng susi dito sa bahay, ho. Kasi, ha, pag-aalis ako laging nawawala yung susi ko, ha? Kaya natatagalan ako bago makaalis ng bahay, ho, ha? Kasi kung saan ko na ilalagay yung susi ko, ha? Eto na nga, ho, ha? Tinornilyo na natin to, ha? Para talagang walang laglagan. Hindi kagaya ng kaibigan mong nilaglag ka, eh, no, ha? Uwaw, ha? O, diba, ho? Walang kabagay-bagay. Gayo. So ayun na nga, eh, no, ha, lalabas na tayo ngayon, ha, kasi ha, may pupuntahan tayo kasi magpa-practice kami ni Ate Lu, ha, kasi next week na yung competition namin. Grabe na naman yung mga dahon dito sa amin, naglaglagan yung mga puno, mga dahon pala. Maglaglagan yung mga puno. Tapos nandito na nga yung Uber natin, kaya nagmamadali na tayong lumabas. Hello? Yeah. Thank you. Tapos tinignan ko nga muna yung camera kasi parang malabo, ah. Punasan muna natin, ah. Pero grabe, ang pugi ko talaga. Time check nga pala, alas 5 na ng hapon, mga 40 minutes ang biyahe natin papunta dun kay Antilo, kaya matindi-tindi yung babayaran natin dito sa Uber. Nasa North Edsa kasi kami, tapos sila nasa Alabang. Tapos dinala ko na nga yung mga tools na gagamitin natin kasi ito rin yung dadali natin dun sa kompetisyon. Meron naman mga gamit dun, pero syempre mas maganda kung saan tayo sanay, di ba? O ipakita ko na sa inyo yung mga daanan dito kasi hindi naman kayo makapunta dito sa Canada kahit kailan, eh. Grabe, takbong pugi lang talaga kami dito. Anong oras kayo makarating ting doon kay Antilo? Iba talaga pag pogi ang pasahero, talagang mag-iingat din ang driver. Tapos pagtingin ko nga ng langit, may jeep lane. Grabe, gumuguhit talaga sa langit, oh. Sa wakas nandito na tayo, buti naman umabot tayo sa oras. Nakakahiya naman kay Antilo kung siya pa maghintay sa atin, di ba? Hindi naman tayo mga pa-importante na kagaya nyo dyan, ah. Tapos sa paglabas ko nga ng sasakyan, isang munting kahilingan, ha? Sports car, yung red. Tapos nandito na nga tayo sa Cloud Cakes by Antilo. Tapos sinet up ko nga muna yung camera para syempre yung parating kunwari ako na naglalakad, diba? Vlogger ba? Pero napakalinaw nga nitong kuha ko. Nasayang lang pala yung arrival ko dito, ah. Kaya ang ginawa ko, inulit ko na lang. O diba, yung kunwari hindi ko talaga alam na nagbibidyo ako ng sarili ko dito. Tapos eksakto nga, nandiyan na rin si Antilo, nagagarahin na siya. Grabe, wala rin tong boses si Antilo kasi masama din yung pakiramdam niya. Okay, dito. Kaya? Halloween. Oh, grabe, ang sarap ba ng mga cupcakes nila dito? Baka gusto nyong subukan na nandito kasi sa Edmonton, pumunta kayo dito sa Cloud Cakes by Antilo. Tapos ang cute naman itong mga props na to, naka-ready na. Kasama po natin ngayon si Antilo. Medyo nahirapan po siya magsalit. Ang sagwa na po. Kaya po, pupunta muna kami sa bilihan ng mga gamit. Mga nasa Canada, mag-ingat kayo kasi gusto ang sakit ngayon. Ayan si Ate Lo. Wala siyang boses. Ah, wala siyang boses. Ako naman walang pandinig. Kasi barado yung tenga ko sa sipon. Tapos nandito na pala tayo sa bulk bar na tumakbo muna tayo dito saglit kasi wala tayong gagamitin doon sa pang-practice natin. Dito yung mga bilihan ng mga pang-baking at tapos sari-sari ang mga nandyan sa loob. Tapos dumiretso na nga kami doon sa fondant kasi yun naman talagang kailangan namin. Nandito tayo sa mga pang-cake o may mga board dito tapos may mga styro din. Tapos kumuha na nga kami dito ng mga virgin. Ha? Virgin yung pangalan ng fondant, ha? Kung ano naman virgin nasa isip nyo dyan. Grabe, ang pugi ko talaga. Tapos pala dito, hindi dito uso ang plastic. Ha? Sa Pilipinas lang yata uso ang plastic. Dito, pag kaya mo nang hawakan yung mga pinamili mo, huwag ka lang humingi ng plastic. Pero minsan, may mga plastic din dito, ha? Okay, gusto mo na soap? Ano lang ako, kape, double-double. Okay, ano sa'yo mo, ate? Chicken noodle soup. Chicken noodle soup? No. Pa ako kakan. Okay na ako. Tapos kahirap talaga mag-order pag pause ka, no? Kaya nga, hindi makapag-voice over to si Antilo ngayon. Can I get... Hi! chicken noodle soup? Okay. In a large one, please. Yeah, thank you.
Buti na lang talaga naintindihan nung nasa drive-thru ha. Kasi kung hindi, ako na talaga yung magsalita para kay Antilo. Tapos sabi ko nga kay Antilo, ako na magbayad kasi syempre nakakaluwag-luwag naman ako, diba? Sabi ko, bawasan ko muna yung yaman ko dito ha. Kasi napakakapal ng wallet ko. At ito na, ako na. Nagluloko-loko ang top kay ng debit ko. May promo pala sila ngayon na pag bumili ka sa kanila, mayroong kang libreng reseta. Parang pharmacy din pala dito, ha? Sabi. Take a capsule. I know. It works naman. Oo. 1 week? Opo, ganyan ang boses ko. Kasi malalaki. Okay na nga ngayon, naririnig na. Tapos wala naman pong ako, wala na ding sipon. Ako meron. Pero minog ko ako ng capsule. Nag-work naman siya. Ayun pala, capsule syrup daw. Ano mo pala dito? Clinic diretso? Pharmacy? May reseta? O kuya, ayusin mo yung mga tindig mo dyan ha? Yung pagkaka-high waist mo. Shout out sa'yo kuya, sana hindi mo ito mapanood ha? Baka magalit ka sa akin, ang video ang kita. Tapos nandito na nga yung chicken noodle soup ni Antilo. Tapos yung double-double sa akin na manakape. Tapos nandito na nga tayo ulit sa Cloud Cakes by Antilo. Imbis ba na magbit-bit ako ng mga gamit, ang binit-bit ko talaga yung cellphone ko. Ay yung inuna ko pa talaga yung pag-video-video ko. Si Antilo tuloy yung nagbit-bit. Tapos eto na nga unang higup talaga ng Tim Horton sa inyo na agad yan ha? Kasi alam ko naman na hindi pa kayo nakakatikim ng kapilang Tim Hortons. Tapos naglabs nga ulit tayo kasi ang gagawin ulit natin yung Rice Krispie kasi talagang yun ang importanteng matutunan ko talaga kasi hindi pa ako nakakagamit noon na. Naglagay nga muna ako ng mantika sa kamay natin para hindi dumikit yung mga marshmallow sa gloves natin. Tapos eto na nga siya, hinulman natin siyang parang mukha, parang maskara, o diba? Kasi baka magamit natin to doon, ha? Tapos syempre, lagyan pa rin natin yan ng butter cream kasi mamaya papatungan natin to ng fondant, ha? Mukhang pre-practice natin sa Rice Krispie kasi syempre, mukha na yung pinakamahirap. Ako mag-practice ako doon sa madali, di useless, ha? Kaya mag-practice tayo sa mahirap. Para kung sakaling madali lang yung gawin natin doon, di tayo mahirapan. O naintindihan nyo ba yung mga sinabi ko? Ako parang hindi ko naintindihan yung mga sinabi ko eh. So ayun na nga eh, no? Ha? Talagang malapit na yung competition natin, no? Isang linggo na lang. Kaya talagang nagmamadali na kami. Wala na kaming time para mag-prepare. Ito na, ligpitan na tayo kasi nakita nyo yung oras na yun, no? Alas 9:30 na ang pasok natin doon sa kabila, alas 10. Eksakto na naman ako nito papasok. Eksakto na naman sa late. Siyempre, lilisan muna natin to ha, bago tayo umalis ha, baka mapagalitan tayo ng mga opening dito bukas. Ngayon pala, hatid din ako ni Antilo, kaya wala tayong problema sa Uber ngayon ha. Pero grabe, ang pogi ko talaga. Tapos kinuha ko na nga yung bag natin, no? Hindi ko nga alam kung bakit ang laki-laki ng bag na to. Hindi ko alam kung mga nasa loob nito. Saktong-sakto nga tong damit ni Antilo. 50% human, 50% coffee. Grabe ba, nag-iwan na naman ako mga ebidensya dito sa kamay ko. Baka humalo na naman to doon sa tinapay. Oh, ayun na nga eh, no? Diretso na tayo ng trabaho na naman. Lagari na naman tayo ha, kasi magaling na naman tayo. Ayan, may pabawan pa sa akin si Ate Lu. Ayan, gawa ni Pia. Ayan, let's go. Ayan, wala nang sasakyan dito. Ay. Eh. Grabe, ang pogi ko talaga. Dito na kami sa trabaho. Thank you Ate Lu, walang boses. Ayan na, wala pang vlog si Ate Lu kasi walang boses. Antay-antay lang kayo dyan. Ayman, mag-ingat. Ate, salamat po. Work. Saturday. Sige, tapusin natin yan. Kaya yan. O diba, nandito agad kami sa trabaho. Maraming salamat Antilo ha. Oy, support nyo to si Antilo ha sa mga vlog niya. Malapit na to mag 10,000 followers.
O di ba, syempre, late na naman tayo ng konti. Pero konti lang, ay hindi kagaya ng mga dati. Tapos syempre, mag-toothbrush muna tayo para fresh din tayo kahit papano. Tapos may nakalimutan pala ako. Nakalimutan ko yung mag-bra. Tapos grabe nga yung pagkakatak-in ko dito, para akong bagong tae. Tapos dahil nalubat na ako kaka-video, ay charge muna natin yung cellphone natin. Siyempre, break time na naman natin kaya kumuha na lang tayo dito ng tinapay. Tapos kagaya ng dati, ha, sardinas na naman, ha, pero ang sardinas dito, 2 piraso lang ang laman, ha, pero napakalalaki naman. Ha. Hindi kagaya sa Pilipinas, ha, 6 yata yung laman pero parang dilis naman. Tapos eto na nga, birthday kasi pala ngayon ni Don, ha, ni plus 1. Kaya gagawa tayo ng cake niya. Etong at naglagay na ako dito ng tubig para sa syrup. Etong at isinalang na natin sa kala na may asukal pala to, ha. 1:1 ang sukat nito. Basta pakuluin lang yan natin dyan. Huwag nyo nang halu-haluin, ha. Basta pakuluin mo lang siya dyan. Pag nakita mong wala na siyang asukal, pwede mo nang patayin yung apoy niya o kuryente niya o anuman niya na. Tapos ililipat ko na nga siya dito sa pitchila kasi para mabilis siyang lumamig. Huwag ka dito magpatalsik kasi sigurado talaga na mamumula yung matalsikan sa'yo dito, ha. Lalo sa mata, ha. Huwag ka magpapatalsik sa mata. Tapos nilagay ko nga muna siya sa cooler, ha, para mabilis siyang lumamig. Ha. Hindi ko na siya antay na lumamig ng kusa. Tapos grabe, ang pogi ko talaga. Tapos habang pinapalamig ko nga yun, ha, mag-display-display muna tayo dito ng mga kailangan nating i-display. So dahil okay na yung cake natin, tapos yung syrup natin, malamig na rin, naumpisa na natin tong cake na to. Tapos hatian nga natin to na nga 2 para palaman na natin siya dyan. Tapos syempre magpanggap-panggap muna ako dito na magaglabs, ha, kasi mamaya na naman may magalit na naman dyan sa inyo. Tapos eto na nga yung ginawa natin syrup, ha, dito na natin ilalagay yun sa cake. Kaya hindi talaga ako naglalagay nito mga syrup-syrup nito. Pero syempre dahil special tong cake na to sa kaibigan natin to, lalagyan natin yan ng syrup para unang kagat sabaw agad. Pang extra moist lang to, guys. Ha, baka isipin nyo na naman, ano naman to mga pinupunas-punas natin dito. Extra moist lang yan. Ha, pwede nyo nga yan lagyan ng lemon din. Kaya lang wala kaming lemon, ha. Kaya yung classic na lang ba na syrup ang gawin natin. Tapos brush nga pala yung ginamit ko dito, ha. Kasi wala naman kami nung pang syrup talaga. Meron talagang para sa syrup. Pero mag-ingat kayo dito, ha. Kasi mamaya sumasama yung mga buhok-buhok ng brush dyan, ha. Vanilla na lang yung pinalaman ko dito. Kasi baka mamaya ako pasisihin nila dyan ng mga diabetes nila. Tapos nilagyan ko na nga to ng cherry cream filling, ha, panabla lang ba. Tapos ipatong na natin ulit yung pangalawang layer ng cake. Tapos syempre lagyan ulit natin ng syrup. Itong syrup na to malaking tulong talaga to para maging moist yung cake niya. Ikaw ba naman sa bawal kung hindi ka magiging moist. Tapos palamanan ulit natin para sulit talaga yung cake niya. Baka sabihin tinipid natin yung cake niya. O diba sulit na to, ha? Kahit dito pa nga lang pwedeng pwede na to. Syempre syrup ulit, ha, paulit-ulit lang yan, ha, ganun lang yan. Kung by time sa na ako i-customize natin, kaya lang, ha, wag na, mas ma-okay na nga to kasi chocolate ganache natin siya. O mag-antay kayo dyan, ha, kasi mag-chocolate ganache pa tayo. Kasi kung ako talaga papiliin, ha, pondan tapos itong mga ganache-ganache na to, dito ako sa ganache, ha. Tsaka wala rin akong time ngayon, ha, mag-umawa ng customize kasi nakita nyo naman lagari nga tayo galing dun kay Antilo, tapos diretso na tayo dito. Tapos ngayon i-cover muna natin siya ng chocolate whipping cream, o para mamaya buhusan na lang natin to. Tapos i-spatula lang natin atin yan dyan, o. Hangang-hanga ka na naman, ha. Tapos ipasok muna natin to sa freezer kasi mas magandang buhusan to ng ganache pag malamig siya. Tapos kumuha na nga ako ng gatas dito kasi gagawa tayo ng ganache. Pwede na nga to kaysa wala kasi dapat talaga cream ang gamitin natin dito, kaya lang wala naman, ha. Pwede na to. Tapos tinimbang ko nga tong chocolate dito kasi International Chef Day ngayon, diba? Kailangan nagtitimbang-timbang tayo kunwari. Kasi ito na yung ilalagay natin dun sa gatas. Talagang grabe ba talaga yung pagpapanggap ko dito? Ha, gumagamit pa talaga ako dito mga measuring cup kunwari. Balik kumuha pala ako dito ng 2 cups ng gatas, tapos 500 grams na chocolate kalibot. Balik yung recipe pala na yun, na mas maganda kung sa cream nyo gamitin yung kasi yung gatas na to malabnaw to. Pwede naman pero dagdagan nyo na lang ng chocolate, ha, dagdagan nyo ng mga 250 grams pa.
Kaya ako din nagdagang ko na to kasi na-realize ko, ha. Sabi ko malabnaw tong gatas na to. Tapos eto na kapag kumulo na yung gatas, ilagay mo na yung mga chocolate. Diyan na mas maganda sana kung may butter pa to, kung may glucose pa to, pero wala naman, ha. Importante lasang chocolate to. Wala lang siyang tibay, tsaka wala lang siyang masyadong kintab, pero laban na yan. Ang importante yung lasa ng chocolate. Tapos halo-haluin mo lang yan, diyan hanggang matunaw, pero siguraduhin mo yung patay na yung apoy mo kasi matutunaw naman yan kahit patay na yung apoy mo. O ngayon, kailangan palamigin muna natin yung chocolate na yun, ha. Huwag natin ibuhos dyan na mainit pa kasi matutunaw yung icing na yan. Pero ako nilabang ko na to kahit mainit-init pa kasi habang wala pang nakatingin, ha. Habang busy pa sila. Tapos tumapap pa nga yung puwit ng kaserola dyan sa cake. Kakamadali natin pero laban na yan, ha. Diretso lang tayo, ha. Walang makakapigil. Parang sayaw lang yan, ha. Pag dancer ka, sabi pag nagkamali ka sa stage, kailangan tuloy-tuloy ka pa rin. Sabi ko nga parang delicates to, ha. Kaya ipasok ko muna sa freezer. Tapos kinuha ko nga ulit yung ibinuhos natin kasi ibubuhos natin siya ulit. Kasi naninipisan ako dun sa ibinuhos natin nung una kasi masyado pang malabnaw yun, ha. Tapos eto na nga yung pangalawang buhos natin. Eh, ewan ko na lang kung hindi pa to maglasang chocolate talaga. Ito tamang-tama na ang temperature nito. Talagang hindi na to bababa. Tapos syempre, importante itong taktak na to. Kailangan na itaktak natin yan para bumaba na ang dapat na bumaba. O diba, pasok muna ulit natin sa freezer para tumibay muna yung chocolate niya para hindi siya malaglag ng tuluyan. Pero grabe, ang pogi ko talaga. O tapos eto na nga, kailangan na natin siyang ilipat sa board kasi hindi naman yan pwedeng nandyan lang yan ibigay natin sa customer, di ba? Kailangan ilipat natin yan sa board. Wala, kabagay-bagay. O diba, o ready na siya. Lalagyan na lang natin yan ang borde. O baka mamaya may magsabi na naman yung basahan na yan, dugyot, ha? Bakit may evidence ka ba? Tapos eto na nga, nilagyan natin siya ng border. Gabi ba tong video natin na to, ha? Parang malapit na sa langit, parang maulap. Mukhang na finger ko na naman yung camera nito, kaya nadumihan na naman. O diba, ito na yung finishing product natin, ha? Pwede na siguro to kaysa wala. Oh, happy birthday sa'yo dyan, Don Plus One. Sana mag-enjoy ka. Siyempre, kahit ako ang gumawa, babayaran ko pa rin yun, ha? Kasi regalo ko yun, diba? Akala nyo, libre ako dito? Tinuntoy to. O syempre, ito yung pinakahihintay nyo dyan, ha? Yung pang-pinali natin. Nabibigyan ko kayo ng magandagan ng pinali kasi alam ko naman nag-intay kayo ng matindi. House Show Dance. See ya. Tapos hindi pa nga sila tapos na una na ako sa kanila, ha? Nagbabay naman ako sa kanila sa bintana. So ayun na nga, Hendo, ha? Nag-aabang tayo ng bus dito sa bus stop, syempre. Pause pa pala ako. So, time check. 4:40 a.m. Ayan. Nakasurvive tayo na naman. Okay, ingat kayo palagi dyan. God bless you all and have a nice day. Take care always.